Pandemic Retrospectives, COVID-19 Past, Data Analysis Lias, WTO Data Ngayon. Figure, unsplash ilang taon na ang nakararaan sa pagtaas ng COVID-19. Sumali ako sa Survivor Corps Facebook group at napagtanto ko ang lahat ng paghihirap ng mga tao sa buong mundo dahil sa COVID-19. Kung susuriin mo ito ngayon, mapapansin mong nagdudulot pa rin ng COVID paghihirap sa buong mundo. Hindi pa tapos ang pandemic. Larawan, ITPS, COVID-19, WHO, INT. Ayon sa data ng WHO, habang ang mga pagkamatay ay bumababa sa paglipas ng panahon, ang mga kaso ng COVID ay ilang beses na mas mataas kaysa sa mga nakaraang tala sa loob lamang ng nakaraang 6 na buwan. Batay sa datos, makikita ng isa, wala tayo sa malinaw. Ang Estados Unidos ay may mas maraming pagkamatay na naitala sa anumang ibang bansa na may dami ng higit sa 1,118,800 kabuuang pagkamatay. Ang USA ang may pinakamaraming pinagsama-samang kaso na mahigit 102,873,720 sa kabuuan. Maaaring bumaba ang mga pagkamatay sa USA sa pangkalahatan, ngunit mayroon pa rin tayong mga kaso ngayon. Ipinapakita ng data na mahigit 68% lang ng mga Amerikano ang nabakunahan at mahigit 35% lang ng mga tao ang nakatanggap ng mga booster. Dito malinaw ang datos, parehong dito sa USA at sa buong mundo, kailangan nating lahat na gumawa ng higit pa ngayon upang labanan ang COVID-19. Hindi ito tungkol sa oras na nararamdaman natin. Ito ay tungkol sa pagpigil sa pagkamatay sa ating paligid at sa buong mundo. Figure, unsplash dapat nating isama ang siyentipikong prinsipyo sa pag-iingat sa ating buhay. Mas marami tayong dapat gawin ngayon, baka sakaling magkaroon ito ng pagbabago sa buhay ng isang tao bukas. Noon pa man ay nagsagawa ako ng walang katapusang pagsasaliksik sa pag-asang mapapabuti ko ang buhay at matulungan ang iba na makabangon sa pamamagitan ng pagiging napakakaalaman at pagbabahagi ng siyentipikong impormasyong ito sa isang simpleng paraan sa iba na walang background sa agham at teknolohiya. Narito ang isang post ko mula noong nakaraan. Ang aking mga rekomendasyon ay mananatili pa rin ngayon. Siguraduhin kumonsulta sa isang doktor para sa medikal na payo bago gumawa ng anumang mga aksyon na nakasaad sa ibaba. Para sa anumang sakit, dapat bawasan ang kanilang viral load o dami ng mikrobyo sa loob ng katawan. Magagawa ito ng isang tao sa pamamagitan ng pagpapanatili ng huwarang kalinisan na kinabibilangan ng shower sa pagdating sa bahay at sa pagising o pagtulog ng hindi bababa sa 2 beses sa kabuuan bawat araw. Banlawan ang mga mata gamit ang mga patak sa mata, madalas na paghuhugas ng mga kamay, linisin ang mga nilalaman ng ilong, magsuot ng mask at guantes, isteriliser ng alkohol. Nakabatay sa mga produkto. Dapat panatilihin ng isang tao ang isang malusog na pamumuhay at pagiging positibo upang pinakamahusay na labanan ang COVID sa pamamagitan ng madaling pagpapatupad ng mga sumusunod, matulog ng higit pa, manatiling hydrated, humiga ng 7 panandang pandagdag oras bawat 24 na oras araw-araw, mag-ehersisyo ng hindi bababa sa kaunting halaga araw-araw, mag-enjoy ng granada, sibuyas, bawang, lemon, mga dalandan, pulot na may tsaa. Pati na rin bawasan ang stress sa pamamagitan ng pagiging positibo at mga ngiti upang payagan ang iyong katawan na labanan ang COVID sa pinaka-epektibong paraan. Larawan, thehealthsite.com. Narito ang isang mabilis na buod ng higit pang mga aksyon na maaaring makatulong sa iyong labanan ang COVID-19. Sumulat ako ng isang mahabang detalyadong artikulo tungkol sa pag-iwas, mga sintomas, pagtugon, istatistika, at iba pang impormasyon na makikita mo dito. Pandemic Retrospectives, Labanan ang COVID-19 sa pamamagitan ng pananaliksik at pagsusuri ng data. Sa buhay lahat ay nangangarap ng isang malusog na mahabang buhay. Sa buong lipunan, ang tao ay nakipaglaban sa mga sakit. Kung ikaw, medium.com. Siguraduhin kumonsulta sa isang doktor para sa medikal na payo bago gumawa ng anumang mga aksyon. Kung mayroon kang cancer,
sakit sa puso, stroke, o mga isyu sa bato, humingi ng medikal na pangangalaga sa simula ng mga maagang palatandaan ng COVID-19 dahil ang mga isyong ito ay maaaring magpahusay ng mga isyu at humantong sa estatistika na mas nakamamatay ng mga resulta. Ang COVID-19 ay maaaring magkaiba sa kalubhaan at makakaapekto ng husto sa mga nasa mas matataas na edad, pinigilan ang immune system o pangkalahatang mga isyu sa kalusugan. Dapat nating seryosohin ang patuloy na pag-aalalang ito sa kalusugan. Kung nakakaranas ka ng malalang sintomas tulad ng hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib, humingi ka agad ng medikal na atensyon. Ang mga kaso para sa COVID-19 ay nakakapinsala pa rin sa mga tao ngayon. Hindi natin dapat ito basta-basta. Siguraduhin kumonsulta sa mga medikal na professional tungkol sa pagkuha ng bakuna para sa COVID-19 at mga post na nagpapalakas ng bakuna. Maaari ring magrekomenda ang iyong doktor ng mga gamot gaya ng Tylenol, aspirin o iba pa depende sa kalubhaan ng iyong mga isyu. Larawan, CleanLink. Dapat subaybayan ng isa ang mga sintomas ng COVID, bagamat maaari kang maging asymptomatic at maikalat ang COVID nang hindi nalalaman. Siguraduhin ihiwalay ang iyong sarili at idistansya sa lipunan ang iyong sarili nang hindi bababa sa 6 na talampakan ang distansya sa pagitan mo at ng iba. Ang wastong personal na kagamitan sa proteksyon, tulad ng mga maskara, guantes, at mga panangga sa mukha ay magpoprotekta sa iyo. Ngunit maililigtas din ang iba mula sa pagkahawa sa nakamamatay na COVID-19. Tiyaking sundin ang mga alituntunin mula sa mga opisyal ng pampublikong kalusugan tulad ng CDC at WHO upang matiyak na ihihiwalay mo at gumawa ng mga inirerekomendang aksyon laban sa COVID-19. Larawan, adobe stock. Sundin ang mga alituntunin sa pampublikong kalusugan kahit na ikaw ay gumaling mula sa COVID-19. Ang mga kasanayang ito ay malusog din na mga kasanayan na maaaring mapahusay ang iyong pang-araw-araw na buhay. Huwag matakot na ipatupad ang ilan sa mga malusog na nakatutok na tips sa preventatively, hindi lamang bilang tugon sa pakikipag-ugnayan sa COVID. Siguraduhin mamuhay ng nakapokus sa pag-iwas sa malusog na pamumuhay ngayon. Huwag maghintay hanggang huli na ang lahat. Para sa isang nakakatuwang video tungkol sa social distancing, tignan mo. Evelyn Paria, COVID Social Distancing, HTTPS. YouTube, BSA 2 Itbitra. Mga Sanggunian. ScienceMag.org. CSE.gov. World Health Org. NextTrain.org. Bago natin tapusin ang video na ito, gusto kong maglaan ng ilang sandali upang magpasalamat sa iyong pagsama sa akin ngayon. Ang iyong suporta ay nangangahulugan ng mundo para sa akin, at ako ay tunay na nasasabik tungkol sa komunidad na aming itinatayo dito. Kung nasiyahan ka sa nilalaman at nakakita ng halaga dito, huwag kalimutang pindutin ang buton na mag-subscribe at i-on ang notification bell. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, hinding-hindi mo mapapalampas ang mga pinakabagong update at kapanapanabik na video na iniimbak namin para sa iyo. Habang gumagawa ako ng mas maraming content, malinaw ang intensyon ko. Gusto kong tumulong sa iba at magsulong ng kapaligiran ng pag-unlad at pagpapabuti ng sarili. Ang aking layunin ay magbahagi ng kaalaman, mga insight, at mga karanasan na maaaring positibong makaapekto sa iyong buhay at, sa turn, ay gawing mas magandang lugar ang mundo. Ngayon, alam kong ang video na ito ay nangungulit lamang sa mga kapanapanabik na paksang ito na na-explore natin ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit nag-create ako ng mga playlist na sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga paksa, kabilang ang entrepreneurship, pananalapi, pamumuhunan, pagiging produktibo, kalusugan, mga relasyon, at marami pa. Kaya, pagkatapos mong pindutin ang like button at ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan, pumunta sa seksyon ng mga playlist kung saan makakahanap ka ng isang kayamanan ng mahalagang nilalaman na naghihintay para sa iyo. Tandaan, sama-sama, maaari nating palaguin, bigyang inspirasyon at pasiglahin ang bawat isa. Ang iyong pakikipag-ugnayan, ang iyong mga komento,
at ang iyong suporta ay tunay na nag-udyok sa akin na patuloy na itulak ang mga hangganan at maghatid ng nilalamang mahalaga. Kaya, gumawa tayo ng pagkakaiba, isang video sa isang pagkakataon. Salamat sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito, at lumikha tayo ng isang komunidad kung saan umuunlad ang pagiging positibo at pagpapabuti sa sarili. Hanggang sa susunod, mag-ingat, manatiling inspirasyon, at patuloy tayong gumawa ng positibong epekto sa ating sarili at sa mundo. See you sa susunod na video!